nandito kami sa Somewhere in Gangnam dahil ang Daddy Justin nyo ay biggest fan ng Twice. So, nag-fanboy ang Daddy Justin nyo. Nakapila siya doon ngayon. Everybody, again, it's another vlog. Andito pa rin tayo sa Korea. At ang mami curse ninyo ay magsosolo ngayong araw na ito. Actually, this hour lang. Kasi iniwan ko muna sina Daddy Justin nyo, tsaka si Liam. Napakatagal kasi kumain ng batang yun. So sabi ko lang, pwede ba ako magkaroon ng me time? Pupunta lang ako sa Olive Young. So doon tayo pupunta ngayon. Tingnan natin kung may mabibili pang mga K-beauty products or pabango ang mami curse ninyo. But first, OOTD muna tayo. Nakaterno ako ng Uniqlo na hoodie jacket na may lining siya. Tapos naka-sweatpants ako. And naka-heattech na ako na socks. And my New Balance na beige na shoes. Tapos etong vest na ito, nabili ko lang to dito sa my Seoul Station. At saka itong aking Lazada na funny pack. At syempre, dinalan ng mami ko sa itong aking eco bag na may mga anik-anik kasi hindi dadali ng Daddy Justin nyo to. So, andito yung mga gloves namin ni Liam, mga tarot-tarot pagkain, some power bank and some cell phone. So, tara, let's go! Ayan, nandito na tayo sa Olive Young, isa sa mga paboritong places ng Mami Chris nyo. Every time nasa Korea ako, gusto ko talaga nagpupunta dito. You can just leave me here mga 2, 3, 4 hours and hindi ako mabubore. Lalo na ngayon na mahilig na ako mangolekta ng mga clean scented perfume. Ayan, madalas ako dito sa my tester area. Tapos speaking of tester, meron sila dito. Oh, nakakatuwa naman to. Ganito sila ka-thoughtful para hindi ka madumihan sa kamay o hindi mag-stain sa kahit anong parte ng body mo yung iso-swatch mo. Dito na lang sa papel. Tapos meron silang libreng pa-sponge na ganito para ma-blend out mo. Ang ganda, diba? Anyway, share ko na sa inyo kung ano yung mga nabili ko sa Olive Young. Ito na yung mga pinabili ko sa Olive Young. Actually, half lang to. Tapos, just so you know, may bayad pala ang kanilang mga paper bag. Kasi yung mga paper bag nila para mga nasa 101. Eh, mas maganda, may dala kayong sarili yung paper bag. Okay, let's see what's inside. Una sa lahat, ang Mami Chris nyo naghanap ng mga skincare na less than 10,000 won. So, tingnan nyo naman kung paano sila mag-price drop. From 22,000 naging 16, naging 6,400 na lang. Tapos 1 plus 1 pa to. Ayan siya. At binuksan ko na yun, syempre. Teka lang, asa na ba yun? Ayan, eto. Oh, ang mami kasi yung kasi obsessed sa mga SPF products. Kaya bumili ko nito. Ayoko naman bumili ng sobrang dami kasi baka hindi ko maubos. So, let's set this aside. Murang-mura lang siya, 6,400. What else? Ito, sobrang dami kong binili nito. Itong mga ano, stick form. So, ito yung liquid type. Ito naman yung stick form, 7,400 siya. Tingnan nyo, from 36,000, naging 18,500, tapos 7,400 na lang siya. Ang dami kong binili niyan. Actually, tatlong ganito. Ayan, ito pa yung isa. Yung isa ginagamit ko na eh. Wait lang, pakita ko sa inyo. Ayan, buksan natin to. Maling ganito siya. Parang deodorant. Tas cooling stick to. Nakakatuwa. Oh, ayan, mura-mura lang niya. Tingnan natin, ano pang meron dito. Ito pa yung isa pang klase ng sunstick. Nakalimutan ko na kung magkano ko to binili, pero I'm pretty sure less than 10,000 won pa rin siya. Kasi gusto ko yung mga maliliit lang. Teka, buksan natin. Ayan siya. Maliit lang. Oh, diba? Kasi gusto ko, nagkalat ang mga sunstick sa aking mga bag. So, kada bag gusto ko lagyan ng sunstick para I make sure na meron akong pang reapply. I super duper love the size. Sobrang travel friendly. Tingnan natin ano pa yung nandito. Ayan, bumili rin ako ng travel size na mga cleansing oil. Kasi napansin ko, kapag nasa abroad, yes, naglalagay pa rin ako ng very minimal makeup. Pero gusto ko talaga ng double cleanse. Kaso, ang lalaki ng mga double cleansing products ko. Kaya bumili ako nito. Mura lang din to. Nakalimutan ko na kung magkano. O basta less than 10,000 won. Yun ang goal ng mami kush nyo. What else? Ay, ayan. Meron tayo dito nitong Too Cool for School na blotting sheet. Nakalagay siya sa ganito. Ayan. O, diba? Meron siyang ganun. O, tapos tsaka mo siya ipambablot sa face mo. May sticker yung ito, tong puff. Tapos, meron tayong extra refill dito. Ayan. Cha-chan! And, meron tayo ditong pangsipit. Nakikita ko to sa TikTok, pang ano, pang set ng roots para voluminous yung roots, hindi flat na flat yung hair.
eto, medyo splurge ng Mami Christine. Nakalagay siya sa ganito na packaging. Buy one, take one din siya. 1 plus 1, 28,000 won to. Pero kung bibilin mo lang siya ng, ano, ng isa, nakasale din siya. O, di ba nasira na kagad? Loka. Nakikita ko to sa, ano, sa mga Korean influencers. Kapag nagsispray sila sa face nila, sabi nila maganda daw to. So, bumili ang Mami Christine nyo. Kapag isa lang ata, 18. Pero kapag dalawa, 28, nakasale na price na yun. Oh, bumili ako ng apat nito, nabigay ko na yung isa kay mama, at eto yung nasa aking stash. And last but not the least, eto hindi ko sa Olive Young to nabili. Nabili ko to sa Daiso kasi kailangan ng LED lamp para dito sa mga nail stickers. Ang ganda oh. Akala ko nga nung una, kuko talaga siyang shape. Yun pala, para mga naka-painted na siya na ano, gel nails, tas isi-stick mo na lang sa kuko mo. Tas kailangan lutuin siya or i-cure siya ng LED light. Ang ganda, di ba? Oh, katawa. Mami ko siya obsessed sa mga pangkuko. Katabi lang kasi ng Olive Young, meron doon na O-Lens na store. So, bumili ako ng mga contact lenses. Although, hindi naman ako pala suot nito. Unlike before, naisip ko lang. Just for fun. Ayan. Mura lang to. 10,000 buy one, take one. Tapos, mga pang isang buwan yung duration ng gamit niya. Bumili ako tatlo. So, update po. Nandito kami sa somewhere in Gangnam. Dahil ang Daddy Justin nyo ay biggest fan ng Twice. So, nag-fanboy ang Daddy Justin. Yung nakapila siya doon ngayon. At papasok tayo doon sa lobby. Hindi ko alam kung makakapasok kami with a stroller. Pero ang importante, makapasok at makapag-fanboy ang Daddy Justin ninyo. Ano po? Kayo ba ay fan ng Twice? Hello everyone! Hello everyone! It's Yami Pipoto. And I'm checking out my mini B motorcycle wagon pack 6. And I was watching this. Sa aming paghahanap ng kakainan, hindi inaasahan na ito palang may malaking parking space. Eh, kainan pala. Kasi wala siyang ka-picture-picture, lahat puro Korean characters lang. Pero yung interior nila, o, di ba ang ganda? At medyo, nahirapan na mamigis niya, more than that. Pakita ko sa inyo yung menu, ha? Walang description. Pero siguro puro locals kumakain dito, kaya hindi nila nilalagyan. Ayun, sumabog yung utak namin ni Mami Chris, kaka-translate. Kaka-Google Translate. Buti na lang may Google Translate. Eh, tingnan nyo naman, kinitemize nila pero walang ka-picture-picture. Buti na lang dito meron. May terminal ng credit card. So, kanina pa kami nagtatry magbayad. Yun pala, hindi ka pa pwedeng magbayad kasi hindi pa dumating. Akala ko fast food. So, ayun, umorder na tayo. At eto yung mga side dishes na hinanda nila. Ayan, ang sarap. Eto bago sa paningin ko. Hindi ko alam kung ano to. Pero ito, excited na ako kainin. At saka ito pa yung laman nila. Wow! Habang nakain ng Mami Chris at Daddy Justin, kadalasan napansin ko sa comments, tinatanong nyo magkano yung dapat ihandang budget, magkano yung nagagastos namin. So, bibigyan ko kayo ng rough estimate kung magkano yung inaalat ko na budget sa mga travels namin kagaya nito. Every time magpupunta kami sa Korea, nag-aalat ako ng mga 15 to 20,000 pesos para sa pamasahe per tao. So, si Liam, kahit ganyan yung kaliit, may bayad na po yan. Oo, kaya minsan ang hirap din mag-anak ng marami, no? Kasi ang mahal ng plane ticket. Pero alam nyo, mag-abang kayo ng mga sale. Kasi yung kaibigan ko, nakakuha siya round trip, 5,000 lang. Manila to Seoul, Seoul to Manila. Ang galing, di ba? Anyway, para naman sa visa, ayan, mag-alat na kayo ng mga 2 to 3,000 pesos. Kami kasi, meron na kami na multiple visa pre-pandemic pa. Kaya hindi na kami gumastos para doon. Tapos, sa accommodation naman, nag-aalat ako ng mga 3,000 to 3,500 per day at nagbubuk ako ng Airbnb kaysa hotel kasi gusto ko talaga may washer, may kusina at saka mas convenient para sa amin kapag naka-Airbnb kami.
Pagdating naman sa mga pang-araw-araw na pamasahe around Seoul, nag-aalat ako ng 500 pesos kada tao. Si Liam wala pang bayad sa aming paglilibot pero kaming adults meron na. Para naman sa Chibog, 1,500 to 2,000 pesos yung nagagastos ko para sa tatlo na po yun. 2 adults and 1 child. Actually, kung titingnan niyo yung mga videos ng mami ko sa Daddy Justin, ako yung mas maraming kinakain kaysa kay Daddy Justin kasi mahilig ako mag-food trip. Para naman sa mga attractions na pinupuntahan namin, 1,500 hanggang 4,000 pesos yung inaalat ko para sa entrance kada tao. Magiging depende to kung saan lugar kayo pupunta. Pero roughly, yun yung ano presyo. Pagdating sa shopping money, siguro mga 10 to 20,000 pesos okay na yun. Depende sa kung anong bibili nyo. Nandito kami sa parang pizza place. Eh, nung nakaraan ko pa gusto kumain ng Korean pizza, wala kami makita pizza place marapit sa amin. So, hindi ko alam kung masarap tong brand na to. Nadaan na lang namin. Naisip namin na bili kami ng isang large pizza. Yung ganito, yung ganyan, yung marami ng flavors, tapos kainin namin sa Han River mamaya habang nangangatog sa lamig na naman ang mami ko sa ninyo. Oo. Habang so, nag-frostbite. Oo nga. Actually, yung gusto kong bilhin, sana yung apat na flavor. Actually, apat din naman yun. Asa may apat na flavor? Toto. Ito sana yung gusto ko, kaso sold out na. So sad. So, very busy sila sa likod. Ayan o. Doon ang mga orders, bawal kumain pala doon sa loob. So, ayun, inaantay lang natin yung pizza dito para madala na natin yan doon sa kabila. Ayan, papunta na tayo sa Han River. Dala ang ating pizzang in order na steaming hot. Kaya makikita nyo, ayan na yung plastic niya. Nasarap hawakan kasi mainit. Nagsisimula na lumamig yung daliri ko, Daddy. Kasabay ng pizza. Oo. Tapos medyo may pagka-underground pala itong nilalakara natin. Tingnan ninyo. Pinatong na namin siya dito kasi gumigewang-gewang na yung hawak ko. Baka yung mga toppings ay mapunta sa isang side lang. Tayo na si Daddy. Tayo! Cha-chan! Grabe! Ang sarap-sarap po. Wah, start eating na. Start with the first slice. Oh, mahaba pa yung cheese. Ibig sabihin mainit pa. Medyo nilalamig ang buboy. Lamig na. Want more pizza? Yes. Pizza? Mm. Yung mga crust, yun ang paborito ni Liam. Mga dulo-dulo. I like pizza. I love pizza too. It looks like Domino's. Yeah, it looks like Domino's. Ito naman, bacon and corn. It's corn! Big loves and loves, it's sad juice, it's sad juice. Mmm, hot. Yum. I'm very